Yo, magandang gabi sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa Bawadi Mall. Ayan, all in UAE, dyan po ako nagtatrabaho. Well, anyway, wag na tayo mag-intro mga tol. Kasi gusto ko talagang pag-usapan ngayong gabing ito, no? Na tungkol sa nakikita natin very trending at super nakakakilig na couples ngayon dito sa internet, na social media influencers, na mga bigatin, na si Mr. Boy Tapang at si Miss Cherry White. Ayan. Talagang ako isa rin ako sa mga masugid na tagahanga nitong dalawang ito. At ako'y napabilib ng kanilang mga konteksto ngayon sa kanilang mga social media accounts. No? At marami talaga mga Pilipino na katulad ko, kahit ako'y social media influencer, napahanga sa kanilang ipinapamalas na kilig factor at ang good vibes ng kanilang drama. Ayan, pasensya na kayo, ba't ko nasabing drama? Actually, ito ay masasabi ko, ito ay aking point of view, no? At ito ay ang aking paniniwala, sana respetuhin yung mga tao, no? Wala naman po akong against sa dalawa, kay Boy Tapang at kay Miss Cherry White. Ako nga po ay sumusuporta pa. Bakit kanyo? Dahil talagang ipinapamalas nila na pwede palang mapaibig ang isang magandang dalaginding sa isang hindi ka guwapuhang lalaki, 'di ba? Kaya nga sabihin na natin, nagkaroon man ng dating konteksto ito si Miss Cherry White mula kay Mr. Pacboy. Na siyempre, hindi naman talaga ganun kaayos ang itsura. Hindi ko naman sa nilalait. Hindi ko rin naman sa dinadown, pero yun po ang ayang katotohanan. Real talk lang po 'yon, no? Kaya sa mga sumusuporta po kay Mr. Pacboy, tanggapin po natin na yun ay naging konteksto lamang. Parang sa nangyayari ngayon kay Mr. Boy Tapang at kay Miss Cherry White, ito ay isang napakalaking konteksto. At ang gusto lang naman ng mga to, ng mga social media influencer na to, ay magpakilig ng mga tao. So dapat wala tayong maging against sa kanila. Kinikilig naman tayo eh, di ba? Hindi ko akalain talaga na to si Miss Cherry White, napakalupit, di ba? Inaabang-abangan ko nga eh, mga tol, na kailan kaya mag-a-upgrade ng konteksto to si Miss Cherry White sa mga gwaping sama na katulad ko, pumareha. Anyway, kidding aside, no? Meron kasi ako nakitang post ni Mr. Boy Tapang at nagpapasalamat siya na sinabi niya, dati pa comment-comment lang daw siya kay Miss Cherry White and so on and so forth. Eto, post. Ngayon, bigla ako nakita ang komento ni Miss Cherry White na I love you. At ako'y bumuelta, sabi ko. At Cherry White, sabi ko. Ayan. Hindi siguro. Ang reaction naman nito ni Miss Cherry White, eto na naman. Nag-react sa ating komento. Natuwa, natawa. Dahil alam nyo guys, no, huwag natin masamayan. Ang mundo po ng social media, ito ay mundo ng mga henyong tao na nagbibigay ng impluwensya sa mga tao ng isang motibasyon at isang kwento ng pantasya. Mali ako nata ng pagka-deliver doon. Ulitin ko. Ito ay isang kwento ng motibasyon at pantasya. Ayan. Kung itong dalawang to ay mga nagiging fantasies of love na ipinapamalas nila sa atin na tayo mga Pilipino, siyempre, suportahan na lang natin sila kasi wala naman nagiging pangit silang ipinapakita. Kung hindi, tayo pa ay kanilang napapasaya, no? Sa mundong kanilang ginagalawan ngayon, mga pare, sinasabi ko sa inyo, eh talagang dapat na lang tayo sumuporta dahil nagbibigay sila ng isang pag-uugali sa bawat Pilipino at pag-asa sa mga pangit na lalaki na Pilipino na huwag mawala ng pag-asa na hindi lahat nakukuha sa itsura. Kung hindi, ito ay makukuha sa abilidad, ugali, at ipinapamalas mong pagkalalaki. Yeah. Kaya sa mga pangit nations of the world, no, na pinapangunahan ni Ato and Friends, ayan, si nabanggit. Kasi siya yung classes na pangit eh, sabi niya. Sabi niya, he's claiming it. No, pero for me, hindi naman ganun kasagwa ang itsura ni Mr. Ato and Friends, 'di ba? Well, anyway, sorry ha, masamay mo rin 'to, Mr. Ato and Friends. Ayan, sa mga classes na pangit. Pasok na pasok diyan si Asian Pacboy at saka si Boy Tapang, 'di ba? Binweltaan pa 'to ni MG. Ito na, ito lang nakakainis kay MG, mga tol. No? Ang gusto ko lang sayo, sabihin sa iyo, Mr. Mark Jason, warna kula hewa. Tingil-tingilan mo naman yung mga pamura-mura mo at mga sinasabi mo na dignidad at moral at respeto sa mga tao na lang. Mga bob.
tao na nagsasabi na hindi, tama na ang respeto, putang o, saan ka, pakainin ka ba na respeto mo? Sa'yo na yung respeto mo, huwag ka na magtrabaho habang buhay ha. Sa'yo na yung respeto mo sa sarili mo at dignidad. Okay? Pero, huwag ka na magtrabaho, huwag ka na mag-hustle, huwag ka na gumawa na kayo na basta, pangawakan mo lang respeto at dignidad. Okay yan. Alam mo, babusog kang diba? Na dapat, bilang isang sikat na taong katulad mo, ikaw na isang legendary dito sa ginagalawan nating mundo, eh magpamalas ka naman ng tangking kabaitan sa iyong kalooban. Hindi na uso yung ganyang kaibigan. Yung nagbibigay ka ng napakapangit na mensahe sa mga Pilipino na kaya ka bang pakainin ng respeto, dignidad at moral? Yes! Kaya kang pakainin ng kabaitan. Bakit ka mo? Dahil nabuhay tayo dito sa mundong ito upang maging stewards of each other. Diba? Ano kung ibig sabihin nun? Dapat tayo ang bantay ng bawat isa. Tayo ang magbibigay ng motibasyon at inspirasyon sa bawat isa na maging isang mabuting tao. Hindi tayo yung manlalamang ng tao na let's say, hindi kita sa inusgan Mr. Mark Jason Warnakolehewa, kung ganyan ang iyong pagkatawa at ang iyong mindset at dyan ka kumita ng pera, wala na akong pakialam doon, no? Pero wag na wag mong sasabihin sa mga tao na kainin nila ang respeto, dignidad at moral dahil sa mga words na to. Ito ang mga katangian na kailangan ng karamihan. Huwag na kayong magbulag-bulagan. Hindi nakakaastig ang isang taong magulang. Ah, kung ikaw, Mr. Mark Jason Warnakolehewa, o makagago, talagang pinapanindigan mo ang iyong pagiging tarantado, bastardo, stupido, at ano pa ba? O Bobs? Huwag naman ganun. Ah, huwag mong ipamalas yung mga ganung katangian. Hindi naman dapat ganun ang pinapamalas mo sa ating sambayanan na Pilipino. Ah, at saka huwag ka masyadong bitter. Kung si Ms. Cherwhite, eh kayang-kaya niyang gumawa ng konteksto ng pampakilig sa ating mga kababayan Pilipino at talagang kaya niyang sikmurain, sorry for the word, kaya niyang sikmurain na makipagkiligan, makipagharutan, sorry for the word, sa isang pangit na lalaki. Saan niya na yun? Decision niya yun? Huwag mo sabihin na ginagawa niya yun for the views. Pare-pares tayong ginagalawan. Pero depende yan kung paano natin i-deliver ang ating mga kakayahan. Kaya ikaw, Mr. Mark Jason Warnakolehewa, bilib ako sa'yo dahil talagang napakarami mo nang na-achieve sa mundo. Pero ang hindi mo na-achieve, aking kaibigan, ay ang magbago. Kaya sana sa mga isa sa mga tagahanga mo at sa isa sa mga naniwala sa'yo noon na bilang si Billy Jack Sanchez yung Alanhuay, gusto kong makita ang tunay na pagbabago sa'yo, aking kaibigan. Maaari man tayo ay nagkaroon ng mga hindi pagkakaintindihan, pero gusto kong makita ang tunay na Mark Jason sa iyong pagkatao. Ha? Bakit na naman ang pinakita mo at pinamalas mo, aking kaibigan? Well, anyway, thank you so much. Dito sa big decision ninyo, Miss Cherwhite and Mr. Boy Tapang, kahit alam namin pong scripted yan, pakiligin nyo pa kami. Gawa pa kayo ng mga kilig moments and factors. Kayo ang next big thing ng taon nito. Kaya Mr. Pacboy, umanap ka na lang ng iba. Anyway, gusto ko nga rin lang pala ang pasalamatan to si Miss Cherry White dahil ito eh, na-meet ko na ng personal, no? Ito eh, magkwento ko lang, this is my own experience of interacting with this woman. Very short lang, at alam niya na yun, di ko na need i-mention kung kailan at saan naganap ang mga pangyayaring ito. Ako pare, kahit na gano ako gopings, pre. Kahit gano ako gopings, alam mo, talagang may tsura ako, pre. Diba? Talagang matipuno. Talagang madadala talaga ang mga daliginding din sa aking tanging galing. Siyempre, malupit din tayo. Hindi tayo basic na Pilipino. Pero nung nakaharap ko ito si Miss Cherry White, mga tol. Ay, sabi ko sa inyo kung parang ano, hindi siya ganun siya ka-telegenic sa camera and videos. Men, sa personal, pre, hindi yan Cherry White. Yan si Cherry Labanos. Literal, pre. Napakakinis. Napakaputi. Tapos, napakaganda. Mas maganda siya sa personal, pre. Kaya nagtataka ako. Buti nakakayanan nito si Mr. Boy Tapang na hindi mautugan. Idol, nakita doon, Mr. Boy Tapang. Ayaw na ayaw ko makikita. Baka mamaya may mga videos kayo lumalabas. Bigla kang umuutog. Nakakahiya. Itali mo muna. Talagang ako nga eh. Unang-una ko nakita to eh, si Miss Cherry White. Hindi naman sa ano. Baka sabihin nyo, manyako lang ako. Pero talaga ito, ako yung napahanga na itong babaeng ito. Dahil hindi ko nga akalain na siya pala si Miss Cherry White. At napakaganda niya, napakasimple. No?
madaling kausap. Napakabuting tao. Talaga may love ka sa personal. Kaya ewan ko, sana matagalan mo. Huwag kang papahulog sa bitag. Aking kaibigan, Boy Tapang. Sinasabi ko sa'yo, dangerous, risky. Ha? Dapat, pakilig lang tayo. Ha? Konteksto lang. Baka mamaya may mahulog. Kawawa ka naman. Ha? Yun lang sinasabi ko. Well, anyway, doon na muna nagtatapos ang ating video for today, ang ating revelation. Yun lang ang aking revelation, mga tol. Ito si Mr. Boy Tapang at si Miss Cherry White, talaga po eh, para sa akin, ito ay napakalaking konteksto lamang at drama at scripted. At sana, ikaw, Mr. Mark Jason Warnak Ulahewa, or Makagago, ikay magbago na. Ayan, maraming salamat at gusto ko nga palang i-shoutout lahat ng mga OFWs na katulad ko, lalong-lalo na po na nandito sa UAE. At gusto ko rin po kayong imbitahan na kayo po nasa UAE at sa karatig na Emirates or Emirates na malapit po dito sa Al Ain. Nandito po ako sa Abu Dhabi Al Ain, ha? Boundary po ng Oman. At ito po ang malaking mall na to. Dito po ako nagtatrabaho, ang Bawadi Mall. Maaari nyo po akong bisitahin dito. Pwede po tayong magkwentuhan, mag-share ng laughter, humingi kayo ng advice at magpa-picture o kumain sa labas. Wala pong problema yan. At shoutout ko na rin lahat-lahat ng mga OFW sa buong mundo na nagsusumikap sa kanilang mga pamilya at sa kanilang mga pangarap. Okay? Huwag po tayong panghinaan. Kapag po tayo napagod, ihiga nyo lang, uminom na maraming tubig at magpahinga. Yun lang, sa mga pinanghihinaan naman, pare, minsan ka nga lang mabuhay, panghihinaan ka pa, lumabang ka. So yun lang, don't hate, spread love and educate and let love seize the day, mga tol. Dito muna magtatapos ang ating vlog. At syempre gusto kong i-shoutout lahat din ng mga Kabisayan at humingi ng tawad sa inyo dahil 2024 na, baayong pa rin na nakikita nyo na Manila Boys Capital City, yeah? Hindi na po ako ganun. No, unang-una sa lahat, sila Haring Bangis, sila Rendon Labador, eh hindi ko na po sila nakakausap. At talagang ako po yung humihingi ng tawad sa aking mga kahihiyang ginawa sa lahat-lahat ng Kabisayaan. Ha? Sana ako po inyong mapatawad dahil ako po ay isang mabuting tao at nagsusumikap magbago at lumalaban lang sa buhay ng patas. At nakikita nyo naman po sa inyong mga kamera na nagtatrabaho para sa aking pamilya at pangarap. Yun lang, ha? So eto, higugma on, ay gihigugma tamong tanan amping kanunay sa inyong lahat. At syempre sa bawat Pilipino na niniwala sa akin, sa aking mga supporters and bashers, mahal ko pa rin kayong lahat, no? And thank you so much sa lahat na nagla-like, follow and share ng ating mga videos here at Facebook and YouTube. So yun lang, mga tol, keep firing in your lives, brother. Dito na muna nagtatapos ang ating vlog for today. Miss Cherry White and Boy Tapang, thank you so much sa pakilig factor. De, one last thing pala. Ayan, ha? Thank you talaga. Thank you so much pala, Mr. Boy Tapang and Cherry White, dahil nabigyan nyo ng pag-asa ang mga Pilipinong lalaki na mababa ang self-confidence sa kanilang sarili. At yun ang inyong ipinapakita ngayon. Sana magtuloy-tuloy at sana walang isyong maganap. At sana ma-disclose nyo na mabuti ang inyong mga ginagawa sa inyong mga manonood at nang walang masasaktang damdamin sa inyong mga pinapamalas na tangking galing sa pag-arte dito sa ating social media accounts. Yun lang. Peace out sa inyo lahat, mga tol.